sila pala guys yung character ng video ko, tingnan nyo na lang sa description link ko ang part 1. So nagpalit lang tayo guys ng capacitor kasi mababa na yung reading ng dati ng capacitor. Imbis na 7.4 microfarad, naging 5 point something microfarad yan. So nagbili ako ng bago para palitan. So ito na rin guys yung feature ng ating motor ng washing at saka yung mga cover niya. So nawala na yung mga kalawang. So ang ginamit ko dyan guys na ano na pangkulay is insulation battery. So yun guys, pang electrical talaga yun. So buuhin na natin guys ang motor. Sa pagbuo guys ng motor ng washing guys, dandahanin lang natin, baka magagasan yung kanyang winding. Baka instead na magamit natin, baka lalo pang masira. So okay na guys yung ano, motor ng washing, nabuo na natin. So ang gagawin natin temporary connection natin yung capacitor. Ang dalawang leads ng capacitor is nakakonnect lang yan guys sa red and blue na wire ng galing sa motor na washing. So yung yellow, yun yung nasa diretso sa linya. So yung kabilang lead either sa blue mo lang itap or sa blue, or sa red.
red and blue wires dito guys, galing yan sa motor at saka wash timer. So yan na yung forward reverse ng connection ng washing machine natin. So yung blue guys, ipagsama lang natin at saka yung red doon sa magkabila ang leads ng kapasitor natin. So, may dalawang wire yung kapasitor natin, ipagsama lang natin sa kabila ang dalawang red at saka dalawang. So, buo na guys, then connect na natin lahat ng wire niya. So, subukan na natin iikot siya sa pamamagitan ng pag-pihit natin sa wash timer. Iikot siya ng forward reverse. Umikot na guys ang washing machine natin. So, okay na siya. So, guys, kung nagustuhan niyo yung video tutorial na ito, don't forget to comment, like, share, and subscribe to my YouTube channel.